kawalan ng kuryente, kakulangan sa supply ng kuryente, at nakabubuta sa bulsang singil para sa serbisyo ng kuryente. Ano ba ang dahilan at anong epekto nito sa pagnanais nating makamit ang isang bansang progresibo? Kami po ay nag-imbita ng kakatawan sa Department of Energy para sa talakayang ngayong gabi, subalit wala sila pong available na representative na maaring maipadala. Kaya Tito Joe, pakipakilala mo lang. Pakilala ating natin. Of course, we adhere to certain protocols here. Yes. Professor George, younger first before young. With us this evening is a Bachelor of Science in Business Administration graduate of the University of the Philippines, a lawyer, dating Deputy Secretary General of the Housing and Urban Development Coordinating Council, or HUDCC, dating Commissioner of the Housing and Land Use Regulatory Board, representing the 4th District of the Province of Camarines Sur, Congressman Felix William Wimpy Ventebella. Good evening, sir. Good evening, sir. Welcome to Political Watch. Maraming salamat po sa pag-invite. With him this evening is a graduate, a law graduate of the University of the Philippines, Bayan Muna General Counsel, Bayan Muna Party List Representative, and Certified Suki Card Holder of Political Watch, Congressman Nery Culminares. Welcome back. Ako na muna, Tito Joe. Magandang gabi, George. Yes, sir. At magandang gabi sa kasamaan. Happy New Year. Happy New Year. Ayun. Pero ako na muna magtatanong sa inyo, sir. Bigyan nyo nga po kami, from the point of view of Bayan Muna at sa inyong sektor, sa inyong grupo, ano ang overall picture ng ating power industry sa kasalukuyan ng ating bansa? Dismal. In fact, ang ipira, ang sinasabi naming punot dulo nito. Mm-hmm. Nang pag-privatize ng ipira ng ating mga energy resources, sabi namin, hindi yan bababa ang presyo ng kuryente. Mm-hmm. Private corporations ang magmamanage, deregulated pa halos, hybrid. And at the same time, andyan naman yung spot market pang inimbento ng OSM. Mm-hmm. So lahat ito, tingin namin, is leads to the conclusion talaga na ang presyo ng kuryente tataas at tataas hanggat may ipira at deregulated siya, kaya hindi natin halos makontrol ang pag-impose sa atin ng mga rates. Yung pag-privatize ba, sir, ng Napocor sa palagay nyo, napakalaking pagkakamali malaki, ng ating malaki, pamahalaan? Malaki talaga yon. Kasi ang una muna, as a matter of principle lang, ang basic services na importante sa'yo, dapat hawak ng gobyerno yan. Hindi ka pwedeng hawakan ng private corporation ang isang industriya katulad ng energy. Mm-hmm. Na yan, may security implications pa yan, no? So, sa amin, napakalaki niyan. Of course, i-add mo pa, syempre, yung fact na pag private corporations ka, corporation ka, kaya ka nga nag-invest dyan for profit, para tumubo. Public service is secondary. Public service is consequent or coincidental. So, sa amin, boto no ang Bayan Muna. Nung 2001 sa Epira, we predicted precisely this. Sinabi na namin, ganyan ang mangyayari dyan. At nangyari na nga. And we're happy now na medyo marami-rami na ngayon ang nagsasabi na may bill kasi kami to amend Epira, na it's time to review Epira after 12 years of dismal performance. Congressman Ventebella, can we expect Congress to act fast here, no, with regards to all these bills? Ika nga na either amending or maybe even repealing the IPIRA law. Ang paggalaw po ng Committee on Energy, kung saan po ako ang Senior Vice Chairman, medyo mabilis po si Chairman Umali na mag-schedule ng mga hearing. Sa katunayan, tinitingnan po natin lahat. IPIRA is always under review. The law should be treated like a living document. And ang gusto ko lang mapunto do, noong 2001 na nag-no ang Bayan Muna sa IPIRA, ako po ay nasa law school noon. Okay. So, ang akin lang naaalala sa IPIRA, it's the experience of having brownouts and our culture of mismanaging, the government mismanaging the power sector, the assets of Napocor, hindi maganda ang pagkakagawa. In fact, the good example would be what happened to Mindanao, kung saan merong mga power plants doon na hindi sinama sa privatization, at tingnan nyo yung nangyari sa Mindanao. Mm-hmm. Ang problema kasi noon, sabi natin, pinag-usapan natin ngayon, presyo. Pero tandaan natin, ang mas malaking issue noon, kakulangan ng kuryente. Mm-hmm. Walang kuryente, napakalaki ng utang ng Napocor, hindi siya ma-check. Hindi lang Napocor ang malaki ang utang, hindi rin natin ma-check kung ano ang
mga utang ng mga cooperatives at ang ibang distribution utilities, kung kaya kailangan nating ma-restructure ito. What then would be the alternative insofar as you're concerned? Ano so ang, the alternative at that time was... Right now, ano bang alternative natin? Dahil mataas ang bayad sa kuryente, ang supply, very thin ang reserves. Sabi mo nga, dati minismanage ng napukorpa ang namamahala. Ang government, yes. Ngayon naman, ang alternative is sobrang naman taas at walang choice ang mga consumers, kundi practically magbayad na lang. So ano ang, insofar as you're concerned, ano ang alternative between these two, the devil and the deep blue sea, if we, I may call it that? We have to really determine the cause kung bakit tumaas ang presyo. Kasi it's not as simple as how we would think it would be, no? Una sa lahat, ang sinasabi natin na ipira ang may problema, ang sinasabi ko naman, ang may problema dito, yung tamang pamamalakad. Dahil, ang nakalagay sa ipira, zero rated ang pag-treat sa VAT, value added tax ng GenCos. Binago po yun sa IVAT. From zero rated, na nagma-minus ka pa ng input tax, pinasok nila 12%. So, nagkaroon ng malaking pagtaas doon. Ikalawa, ano ba ang nangyari dito? Let us focus on the facts. That is why I really appreciate, admire the move of the those who filed for the TRO in the Supreme Court para makita ng kahit ng Korte Suprema kung ano ang cause. Ang sinasabing cause, nagkaroon ng shutdown or unscheduled maintenance ang mga power plants. Bakit nagsabay-sabay? Kasi dinelay natin. Ba't natin na-delay? Kasi may election tayo noong May. Hindi dapat magkaroon ng brownout doon. So yung risk na magkaroon ng brownout, binawasan natin, nakiusap ang mga nasa gobyerno, pakidelay naman yung pag-maintain ng malampaya. Tapos meron na naman October election. Ngayon, hindi rin pwede mawala na kuryente. It should never be an excuse na dapat talaga makita kung anong effects ng pagsabay-sabay na shutdown. So, we have to look at what Ipira said. Ipira said, there should be transparency and there should be a comprehensive plan. Sino ang gagawa ng plano? Sino ang magmamaneho? Department of Energy. As of kanina, kausap po yung committee secretary namin, walang sinubmit na comprehensive plan ang Department of Energy sa Kongreso, which should have been submitted on the 15th of September every year. Ayun, sir. Babago, sir, kung ikaw magpatuloy, but may itatanong lang ako quickly kay Congressman, and in relation to that, sa reaction niyo sa sinasabi ni Kong Wimpy, ito ba Philippine power industry can really be regulated in reality? Kaya ba natin ma-regulate? And number two, okay, even for the sake of argument na kayang ma-regulate, yung gobyerno ba natin handang i-regulate? Sa proseso niya, sa system niya, handa ba siyang ma-regulate ang power, Philippine power industry? Well, tingin ko, syempre, kung privatized yan, hindi lang dapat. Hindi kayang i-regulate yan. Sabi ko nga, if public utilities dapat ito, there can be regulated talaga. So, wala akong nakitang rason ng ARC. Bakit pabaya lang siya ng pabaya sa pag-regulate niya? Pero yun ang problem pag privatize, kasi i-re-regulate mo. Papasok na ngayon dito yung parang korte ba? Na may decision, may, you know, may lobby money, kumbaga. Sa amin, recognize namin yung fact na yan. So, for example, itong shutdown, pwede bang i-regulate ito ng ARC? Dapat lang. Bakit i-timing ang shutdown? Kasi is scheduled shutdown. Pwede pakiusapan ng mga private firms, di ba? Pwede nilang ma-move at bakit niya i-timing sa 2010? Bakit huwag niyong gawin sa 2011 or 2009? Scheduled yan eh. Ngayon, ngayon naman, 2013, may election ulit. Tina-timing nila sa election year. Nobody has answered that. I've asked that question of many times. Naka-schedule pa lang shutdown niyo, di-schedule niyo outside election, di ba? Long before or long after. At wag doon sa election year. Kasi yan ang dahilan nila eh. Election kasi minumove namin. No? Pangalawa, yung shutdown na nangyari, marami doon unscheduled. Sinabay yan? Sinabay. Ng pitong power generators. Yes, nangako sila. Therein lies the bigger problem. Yes. Dahil lalong ikang napilitan ang Meralco bumili sa spot market. So, nag-commit sila to... Wow, do you think may collusion? That's what the theory of our case is. Dahil sinabayan, di ba? Unscheduled, sumabay, and of course, tama pala, Congressman, na many, if not all, the owners of the power producing firms are also owners of those selling, are also the ones selling
in the WSM or the wholesale. Yes, kasi if you're a Genco, if you're a generator, you can also sell in the WSM, di ba? Mm-hmm. So, ano yan eh, sabi nga namin, medyo incestuous ang relasyon dito eh. Sometimes distributor ka nga, meron ka pang Genco eh. Mm-hmm. Hindi ba? So, wala bang ano conflict of interest dito? Meron pong... di ba dapat bawal ito dahil power generator ka, you can decide anytime mag-shutdown para dito ka ngayon magbebenta sa WSM and you can ask for a much higher price. Meron po silang cap kung hanggang saan pwedeng ownership mo kasi demonopolization po ang tawag dyan. Pero gusto ko lang ipunto na noon, hindi lang naman presyo ang pinag-uusapan ng IPIRA. Ang sinasabi ng IPIRA, kailangan i-pursue natin ang pag-accelerate ng total electrification. Una yon. Ikalawa, i-insure natin na may kuryente. At pangatlo, ipasok natin ang private capital dahil may kakulangan tayo sa pondo bilang isang gobyerno. At pang-apat, isiguruhin natin na maproteksyonan yung interes ng publiko. Pero kung bakit napabayaan, ayaw ko naman talakayin yung kapabayaan na executive, pero bakit pinabayaan ng legislative, ng kongreso natin, na ganun katagal? Of course, sabi mo nga, continuing yung review, continuing yung possible amendment, but pinabayaan na ganun katagal, at pagkatapos, ngayon natin nararamdaman yung impact nitong pagkakamali doon sa batas na yan. No. Hindi naman natin pinabayaan eh. Because we experience this price hike once in a while na magsabay-sabay yung shutdown. Ano ba ang cost niya ng long-term na nagiging cost ng problema natin? Or yung, hindi yung short-term ha? Hindi yung, kulang tayo ng suppliers. Kulang tayo ng Genco na pag-iimbita. Because ang lumalabas sa energy plan ng DOE, nakabase po siya sa base load. Kumbaga, 24/7, na nakabukas ang kuryente. Meron pang dalawang sistema na tinatawag pag-backup dyan. Pagbukas natin ang mga aircon ng sabay-sabay, mid-merit ang tawag dyan, meron namang mga generators na dapat sasagot dyan. Pagbukas natin ang aircon ng pagpasok sa opisina o sa gabi, tumataas yung demand, bubukasan yung mga power plants na yan. Tapos meron tayong peak hours na in 2 to 3 hours meron na namang demand na malaking ano, meron namang biglang bubukas na Genco niyan. So, tatlong level yan. Ang napag-aralan ng Committee on Energy, I was asking the COMSEC a while ago, nakabase sa base load. At kami dun sa Committee on Energy, hinahanap namin yung research through the internet dahil nga hindi na ibigay sa amin yung comprehensive plan na hinihingi namin bilang mga... Baka naman walang comprehensive plan. Walang comprehensive plan, although, I think. Ang sa akin naman, ano, that we have to understand na ako kasi ayoko nang sisihin yung mga taga-Department of Energy. Unang-una, may bago tayong undersecretary na 31 years in the government pero wala siyang background sa energy. Pero sabi ko, andiyan ka na eh. Kailangan na pag-aralan nating maigi to. Kasi kung magbabago na naman tayo ng mga uupo dyan, mag-aaral na naman yan, ilang taon na naman, ilang buwan na naman yan. You have to understand, this is critical. We have to look at the history, how the president appoints people, competent people, in the critical positions in the energy sector. Pero, Congressman, tingnan po natin ERC, sino mga commissioner na appoint yan, may mga background ba? Tingnan natin sa DOE, kasi ERC, regulator, policeman, kailangan competent yan. Hindi yan malulusutan. Isipin mo, bagong police ang ilalagay mo dyan. Matagal na naglalaro itong mga babantayan mo. Yung Department of Energy, dapat magaling ka magmaneho sa sektor, magaling ka magplano. Sino bang mga na-appoint dyan? Tingnan natin history. Pero bakit ba walang mga background sa energy? The IPIRA law was supposed to ensure a steady, reliable supply of electricity for our country and cheap electricity rates at that. Why is it that it's the reverse? It's reasonable and transparent prices. Okay, but why is it that because we have the opposite seems to be what we are having right now. Very thin ang supply reserves natin. And of course, the rates are just so high. One of the highest, if not the highest in the world. So why is it that so? We have to be specific, no? IPIRA comes up with a framework. Now, the framework is for restructuring to privatize NAPOCOR and to have a competitive structure. And it defined responsibilities, roles in the government, especially with the Department of Energy. I call them the driver, the policy, the direction will come from the DOE. And then
the policeman is the ERC. So ano ang kailangan ibigay ng IPIRA? Kasi hindi natin sasabihin presyo lang. We should balance all interests involved. Kasi parang tindera at bibili. Mm-hmm. Tayong consumer, siyempre titingnan din natin, may magtitinda ba? Kasi nagkaroon ng punto, napukor yung nagtitinda, eh kulang yung paninda, nagkaroon tayo ng mga IPPs dahil biglaang nagtayo si Presidente Ramos ng panahon niya ng mga power plants, private ito, take or pay. Mm-hmm. Ibig sabihin, kahit hindi mo gagamitin, para lang pumasok sila, bayaran mo, di ba? Mm-hmm. Parang sa jeep, eh, kahit hindi mo mapuno yan, di ba? Babayaran mo. 7 out of 10, babayaran mo. Halimbawa, apat lang sumakay. Ah, hindi. 7 out of 10 ang babayaran mo. Pero ngayon, kung binago natin lahat yun. Genco, generator, halik kayo dito. I-deregulate namin kayo, pero walang anti-competitive behavior. Transco, kasi paggawa niyan, diretso sa highway, Transco, mag-isa ka lang. Natural monopoly ka, highly regulated ka. Eh, tapos yung distribution. Tapos distribution. Monopoly. Mag-isa ka, monopoly ka, regulated ka. Pero may excess dapat. Yung supply, paano naman natin engganyohin na pumasok? Deregulated ka. Pero bawal na naman ang anti-competitive behavior. Pero kung hindi po ba yung mga producers na ito, sabihin na natin na napakahirap talaga ang power industry dahil kailangan malaki ang perang involved. May malaki ang capital mo dito eh. Hindi naman ito yung magtatayo ka lang ng tinda-tindahan eh. Eh hindi ba po itong mga producers mismo ito nakungutang din? Yes. At siyempre yung source ng utang din, definitely walang local na magpapautang pag ganyang malakihan. Foreign ang pagpapautang. So hindi kaya sir, hindi kaya kung ang nangyayari din dito sa atin and parang may foreign control doon sa power sector natin just to ensure na makababaya din yung mga producers. Tama ka. In fact, dalawang ano namin dyan sa palaging claim ng gobyerno na walang pera. In fact, marami kaming na-find out na mga contracts na ang laki ng part ay loan pala. So sabi namin, ang liit lang pala ng capital, we could have capitalized it ourselves. No? And secondly, of course, walang pera pag basic services, pero pag na-police o pork barrel, ang dami palang pera. Kaya medyo nagagalit yung tao doon sa argument ng gobyerno palagi. Ano? So basically, ang ano naman namin dyan sa IPIRA, ang promises niya lahat, hindi natupad. Ang promise niya, IPIRA tayo para bumaba ang utang ng Napocor. $16.5 billion siya nung nagsimula ang IPIRA. Magkano ang utang ng PISAM ngayon, ng Napocor ngayon? $16.8 billion. Imagine mas that. Oo, tumaas pa. Marami kasing sweetheart deals, tingin namin dyan, na bibili si Genco o may kontratang ibibenta. Eh favorable doon sa private at disadvantageous sa ano sa secondary. Second, pababa ng presyo ng kuryente, never. Hindi talaga bababa at hindi bumababa. And in fact, we're one of the highest, di ba? In the region and even in the world. Kung hindi nagka-TRO, the highest na. Ay, talaga siguro. Dagdag mo yung generation no. Yes, tama rin si Wimpy eh. Yung isang purpose ng IPIRA, transparency. Transparent ba ang nangyayari ngayon? May sino ba sa atin dito ang may kopya ng kontrata ng distributing BU tsaka Genco? I challenge anyone, may kopya kayong kontrata, I'll ask a copy of that. Alam ba ninyo na sa WESM pala, pag may nagbid ng 5 pesos at pag may nagbid ng 62 pesos at nag-clear itong 62 pesos, kahit bilhin mo itong 100 megawatts ni 5 pesos, may ibabayad mo sa kanya 62 yung pa rin. 62. What kind of a logic is that? Ayun. Diba? Ang ito pa, for example, Meralco, 90% ng supply ng Meralco contract, 10% WESM. Sabi namin, bakit ka nag-WESM? Bakit hindi lang i-contract? Bakit hindi mo i-contract yung 10%? That is IPIRA. Ibig sabihin, dapat 100% yung i-contract. Oh, ba't ka susugal sa WESM? Ito, 90, alam mo naman, ang WESM, 62 pesos nga ang kukuning clearing price eh. Yung basarang dahilan kung bakit 11% lang ang binili ng Meralco dito sa WESM and yet nag-justify yung increase ng crippling yun. Yung itanong ko kasi, yung simpleng katanungan ng ordinaryong mamamayan. Kasi yung mga technical matters, hindi naman nila mauunawaan yan. Ang magiging tanong talaga nila, bakit po nagtaas ang Meralco ng kanilang rate ng bill? Eh, samantalang, ang binili lang pala na doon sa WESM na sinasabi nyo nga, yung pa doon pala bumibili kapag may kakulangan na doon sa kanilang regular na nagsusupply,
11% lang. So, actually, mas maliit. 9.5%. Maliit pa pala, okita mo. Yes. So, mm-hmm. Well, yun na nga. Kasi ang rules so, sa OSM. Why the large increase? From 5 point something per kilowatt hour, di ba, gusto nilang dagdagan ng... Ito na ngayon. Mas mm-hmm. malaki. Nag-shutdown yung ilan sasabay sa Malampaya. Yes, sir. May ilan naman mm-hmm. na ang shutdown niya October, in-extend niya up to November, sumabay sa Malampaya. May ilan namang GenCos, nangako sila na during the shutdown of Malampaya, magbibigay kaming kuryente. Pagdating ng shutdown ng Malampaya, bigla naman silang, ay, hindi pala kami pwede. So, shutdown din sila? Shutdown din sila. So ngayon, ang sabi daw, kumonti ang supply, therefore nag-WESM, umabot ng 62 pesos. So ang tanong namin una dyan, bakit kayo nag-shutdown sabay-sabay? Mm-hmm. Dapat imbestigahan yan. Mm-hmm. Very coincidental. Lalo na yung nag-commit na mag-deliver ako at hindi nag-deliver, mm-hmm. dapat may liability sila dyan. Mm-hmm. Sa tingin mo ba, Congressman, mapuprove na may collusion? I think so. I think or so. Will they all just say na... Nangyari na ba dati? Nangyari na po dati yun? Para sa akin, all mm-hmm. you need is to prove the ownership of one plant that shut down. Mm-hmm. And the ownership of another plant that sold in the WESM mm-hmm. and gained, that is for me collusion eh. Mm-hmm. Now, yung collusion need not be established by yung nag-usap talaga tayo, but just the fact that both benefited from it. Mm-hmm. Can you imagine? By action or non-action? Saan ka nakakita, hindi maintindihan talaga ng tao itong sa Epira, bakit yung nag-bid ako ng 5 pesos, magdi-deliver sa'yo ng 500 megawatts, 100 megawatts at 5 pesos, siya na nag-bid later on mm-hmm. ng clearing price niya, 30 pesos, magdi-deliver siya ng 10 megawatts lang, ang bili mo sa binid ko na 5 pesos mm-hmm. at 30 pesos na. Anong logic doon? Diba? Hindi mo maintindihan. That is WESM. Puente Bella, kanina sinabi mo, let's set aside Epira. Itabi natin muna. No? Mm-hmm. Pero kanina binanggit mo, kailangan andyan yung ERC, okay. And then of course the executive. Sa tingin mo ba, ERC has not been really doing its job? And of course, ang ehekutibo, namely the President, and of course, specifically, the Department of Energy, has also been remissed. Tama ba sabihin yan? Sinasabi ko, kulang pa ang galaw ng ERC. Kaya nga nagsama-sama DOE, ERC, PEMC, so the market operator ng WESM. Ngayon, gusto ko lang talakayin na pwede magkaroon ng kakulangan. Kaya nga sinasabi ko, tingnan naman natin kung ano bang history ng appointment ng mga tao dyan sa mga pwestong yan. Meron bang miyembro ng ERC, Congressman, to the best of your knowledge, na nagre-represent ng consumer sector? Wala akong wala naman. Wala requirement na ganun. Wala requirement. Hindi ba dapat magkaroon ng batas dyan na the ERC should at least have, ayaw ko kung ilang members, ano? How many commissioners there are at yun, diba? Three ERC members. Ano po, tatlo yan. Lima, dapat at least yung dalawa dyan tayo consumer. The consumers. Ako na paso na ako dyan, Joe. Maraming institution tayo. May consumer representative, may labor representative, pero pagdating sa decision, wala rin. Yung pagtalakay nyo kung sa history ng na-appointments yan, pero pakitalakay din, baka naman ma-set up na defense ng ERC, yung kasi lang ang powers namin eh. Hindi. Based sa law eh. Hindi. No. They are empowered mm-hmm. to look into anti-market behavior, anti-competitive behavior. Talagang sinasabi nga na GenCos and yung nagsusupply ng kuryente doon sa supply mm-hmm. ay deregulated. They are semi-regulated. Mm-hmm. Hindi totoong... hindi sila regulated. ERC can ask for documents to determine their pricing formulas. Ngayon, doon naman sa WESM, mm-hmm. na merong anomalya na 5 pesos ang bili, may isang nagbid 62, the highest, 63, maximum. Doon ang bibili. And nakalagay naman dito, DOE shall formulate detailed rules for the wholesale electricity spot market. Mm-hmm. Nilagay ba sa Epira na ganun ang maging sistema? Hindi. Ang sinabi, DOE. And has DOE formulated those rules? Ang pagkakaalam ko kanina, binawasan na nila yung cap ng bidding 32. From 0 to 32. Hanggang hindi doon na hanggang 63. So almost 50%. So hanggang doon na lang yung pwede nila. Ang maximum would be 32 pesos. Pero ang tinitingnan naman natin, tama rin yun, na bakit ang binid mo, 5 piso, bakit ko babayaran 32 pa rin? Mm-hmm. Yun ang dapat mapaliwanag. Oo, yun ang tingnan natin. Mm-hmm. Bakit ba yung DOE sa rules nila, bakit pinapayagan yung ganon? Correct. Kasi, you know,
Dito sa bagong rules natin na to, kailangan pagalawin natin, we should gain from the experience. But the point is, dapat may supply tayo ng kuryente. Mm-hmm. Mas matinding usapan natin dito kung walang kuryente. At baka walang manood sa atin dahil walang kuryente. Mm-hmm. Actually, Wimpy, the government does not claim under supply. Okay. Ang claim nila, may lampas tayo sa supply. Ang problema nila sa future, sabi nila, if we maintain the same generation, mm-hmm, mag-undersupply na talaga tayo. Okay. Meralco, 65% of the total power needs, Meralco yun eh. Wala namang problema Meralco sa supply, sa totoo lang. Mm-hmm. No? And in fact, kung hindi naman nagsabay-sabay shutdown yung halos 10 power plants, mm-hmm, na yon, meron ang Meralco eh, na pagkukunan. But that is not true sa Mindanao, di ba? Yeah. Sa Mindanao, kulang talaga sa supply. Yes, well, for so long. Kung i-total mo, syempre, ang total na supply, no? Mm-hmm. Kaya, ang problema sa Mindanao, doon talaga kulang talaga. Because Mindanao, mm-hmm, embraced the old system. It was the exception doon sa privatization. Okay. Di ba? Mm-hmm. Kasi hindi nga na, kaya nagkaroon ng problema sa supply. Hindi sila nasama. Ikalawa, ang tinanong ko naman kay Mr. Libongco, mm-hmm, doon sa PEMC at sa WESM, sabi ko, ilang players ba ang nasa Luzon? 27. Mm-hmm. Sabi ko, kung 50 ba yan, mas magkakaroon ng pagbaba. Sabi niya, ano, qualified pa ha? Sabi niya, depende kung ang magtatayo ng mga power plants ay yung mga efficient na power plant. Kasi, mm-hmm, kung diesel-fired yan, mataas na naman yan. So, ganun. Pero sabi niya, kung mas maraming player, mas maiiwasan ang pag-control ng mga, mm-hmm, bid. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng magbulungan na lang. Sa Mindanao, kung ilan ang players sa Mindanao? More or less, natanong niyo rin po ba? Ay, hindi ko natanong kasi, mm-hmm, hindi yun yung issue doon. Pero ang sinasabi ko naman, doon sa dating sistema natin, mm-hmm, iisa ang sisisihin mo, Napocor. Ayun. Congressman, Congressman Colmenar, what can you say about the fact na ang ERC, napakabilis aprubahan every time Meralco asks for an increase, ang bilis ka agad, yes, approve. Ang yun ang problema dyan. Palaging approve si ERC. Tapos ang masama pa, mm-hmm, provisional approval. Bago namin tingnan kung makatwiran o hindi yung increase, approve muna. Mm-hmm. Pag nalaman namin hindi pala makatwiran, mag-refund na lang kayo. Gano'ng katagal yun? Abutin tayo siyam-siyam noon. Mm-hmm. But why not? I-aralin mo muna kung makatwiran bago mo i-approve. Mm-hmm. Di ba? Sabi, hindi kaya, dapat i-approve agad. Nag-TRO ang Korte Suprema, sabi pwede naman pala maghintay ng 2 buwan eh. Di ba? Sabi ng ERC, nagkakaroon daw sila ng mga public hearings bago din na approve. Wala. Tama ba? Hindi. Or baka pakitang tao lang yung mga... The letter of Meralco was a mere letter. Mm-hmm. It was not a petition. Pag hindi siya petition, wala kaming means to know about it. It's a letter. Mm-hmm. Hindi pa nga verified ang letter as required by the rules eh. Isa so, yan sa aming... So in other words, practically, walang hearing. Wala. Ina-approve lang kagad. Yan ang main cause of action namin sa Korte Suprema, that the ERC violated the due process rights of the Filipino, mm-hmm, people. Kinaltasan mo kami ng katiting na nga lang ang pera ng taong bayan. Payagan mong kunin yan without even a hearing man lang na marinig namin. At sana nilagay nyo sa petition ninyo yung statutory construction ng IPIRA kung saan sinasabi na people empowerment so that the widest participation of the people, whether direct or indirect, should be ensured. Yun ang sinasabi ni IPIRA, participation ng tao, kailangan. Mm. Kung kayo po ay... At ang sagot naman siya siyempre ng ERC palagi sa amin dyan, nakalagay si IPIRA kasi that generation charge should not be regulated. Mm-hmm. O kaya sabi nila, ang automatic pass on ERC rules, no? But sa IPIRA itself, hindi. It's not a public utility, ang GenCo. Sabi namin, mag-ano ka lang ng jeepney, public utility ka eh. Ito, generation ka ng kuryente, hindi ka public utility. Wala kaming prangkisang pwedeng i-cancel dito, Joe. Mm-hmm. Kahit na malaman namin may collusion, wala kaming prangkisang ma-cancel dito. But to determine whether or not there is the existence of market power abuse or anti-competitive behavior, they are regulated. Ayun. So, Congressman, ano ang dapat amyendahan sa IPIRA to strengthen it and to help protect the interest of the consumers? Actually, basically, mali ang framework ng IPIRA talaga right from the start. Mm-hmm. Ang main reason nila dati doon, efficient kasi ang private, hindi efficient ang gobyerno. Ang solusyon, i-whip mo ang gobyerno into becoming efficient.
Hawak ka nga ng buong gobyerno, isang korporasyon lang, hindi mo mahawakan. Anong klaseng justification yon? Mas magaling pa bang isang korporasyon? Kaya mo nga mag-handle ng AFP, PNP, DILG, tapos isang korporasyon lang na business, hindi mo kaya? I disagree with that premise. Secondly, premise niya na ang utang ng Napocor, hindi nangyari. Yung sinabi niyang transparency, never transparent itong electricity rates natin. Yung unbundling, maraming hindi nakaintindi dyan eh. So basically sa amin, let's have an alternative sa industry na ito. Renewable energy, kung i-buyback natin yung ilang renewable energy, bilhin na natin yon. Kung mga tigas ang ulo nila, I'm willing to go for nationalization. Why not? The government has under the constitution the power to take over companies in times of crisis. So there are many things to be done here, but EPIRA cannot exist. EPIRA has to go up. EPIRA, the promise of EPIRA of lower electricity rates never happened. So far, in other words, in so far as you are concerned, hindi lang amendment, kundi repeal. A repeal. We have to formulate a new law talaga. Kung in relation, in addition to sa nasabi na ni Kong Aneri, kung halimbawa magdi-declare ang Korte Suprema doon sa mga pending petitions niya ng unconstitutionality of certain provisions sa papira, palagay mo ano yung mga provision na yan na madideclare o matatouch ng Supreme Court? Sa history ng nakakatuwa ngayong Supreme Court, kasi mayroong provision sa EPIRA na pag questions of law ng ERC ang itatanungin mo, i-appeal mo sa Korte Suprema. Ang sabi ng Korte Suprema noon, ay hindi, sa Court of Appeals lang yan. Okay. Kasi hindi nyo kami hindi nyo kami kinonsulta na ilalagay nyo yan dagdag sa jurisdiction namin. That's unconstitutional. Correct. Na strike down na yun. Uh-uh. Pero sa akin, ang tingin ko, ano sa EPIRA ang isa-strike down ng Korte Suprema, mahihirapan sila mag-pinpoint. Kasi framework siya. Nasaan ang problema? Ang problema, nando doon sa WESM rules na dapat gawin ng Department of Energy. Mm-hmm. Nandun. Yung issue ng 5 pesos bumili, nag-isa nag-bid, 63. Pati ikaw na bumili ng 5, babayad ka 63. Mm-hmm. Yon. May problema yon. Pangalawa, siguro dapat i-improve natin namin mga legislators yung appointment qualifications doon sa mga uupo sa Department of Energy, secretary, undersecretary at yung mga uupo sa ERC. At yung time kung kailan dapat punuin yung vacancy. Until now, may bakanting commissioner na isa sa ERC na hindi pa na-appoint. Nangangulugan, sir, to cut muna quickly, ano po? Yung WESM rules, hindi kaya intentional yon na hindi maliwanag? Pwede. Para lang lalong makapag-maniubra yung lahat ng players doon? It's a possibility na napaglaruan yung rules. Kaya sinasabi natin, ito ang dapat tutukan natin. It's not lower cost, it's reasonable prices. You know, when you talk about lower, it's always relative, di ba? Pero reasonable ba? What is reasonable price? Eh, titingnan natin. Kasi ang nangyari dito, kaya nagtaas, maraming tanong, bakit tumaas? Kasi nag-shutdown ang Malampaya. Natural gas ang gamit doon, mababa ang bili doon. Gumamit ng liquefied. Mataas yun. So yun ang malaki. Sinabayan pa ng pito. Nagsabayan pa yung pito. Lalong... Ngayon, yung nakakontrata mong 90% bilateral contract, bibili ka kailangan sa spot market, may problema yung WESM rules pala. Tulad nung sinasabi. Tapos, wala tayong komprehensibong plano na naisumite. Kaya kailangan talaga tingnan qualifications. Dapat punuan ng mga kwalipikadong tao. At i-check, i-tweak natin. We cannot change the rules kaagad drastically because it may discourage all those who would want to invest. Ayun. And baka wala naman magtinda ng kuryente. Congressman, balansin natin lahat ng interes. Congressman Colmenares, may last question to you. Sa tingin mo ba tama ang komputasyon ng Meralco? Yan pa ang problem sa transparency. Sa totoo lang, I'm not very sure kung tama yan o mali. Marami nag-re-raise sa amin yon. Hindi very technical siya. Is there not a way to determine every time they increase their rates na ang pagpa-increase tama, reasonable, at yung for all we know, I mean, I am just speculating, yes, of course. Ano? Baka may mga hidden dyan na dagdag na ERC hindi natin alam, and then we are being made to pay for it. ERC dapat yon, and in problema dito, kahit ni hearing man lang sa ERC, ni hindi alam ng taong bayan, kaya pinasa lang nila itong Meralco
hike na to. Ayun. Ito, bilang panghuli niyo pong pananalita po, of course, not because you are a congressman, ay siyempre kakampihan mo yung kongreso, pero sa three branches of government, when it comes to the power sector, the energy sector, sino mas may greater responsibility and paano magkakaroon ng interplay of coordination yung tatlong ahensya ng gobyerno, ang Korte Suprema even, para dito sa, para lang mas mapaganda ang power industry ng bansa? Power of the sword pa rin ako, nasa executive. Ang kailangan natin, magaling na nagmamaneho. Kailangan alam niya kung saan ang direksyon at binigyan natin ng magandang sasakyan. Kailangan alam niya paano patakbuhin kung matarik ang aakitin. Alam niya kung paano kumambyo, saan liliko, si Senyas muna at magtatanong saan ba tayo pupunta. At executive po yun. At alam niya kung paano apakan yung accelerator, paano bumilis. Paano bumilis. At yung preno. At sana yung driver na napili natin ay magaling. Magaling ba ang driver na pinili natin? Gumagaling. Yung ano sir, prosecution man and in relation to, yung prosecution of culprits, yes. Do you see it coming and at the same time, ito ba ay ipupursige? Lalo-lalo pa. Ipupursige natin yan. It's a violation of the Constitution. Yung monopoly in restraint of trade, it's a violation of the revised penal code. It's even a violation of IPIRA. So sa amin, pero doon sa tanong, executive din, agree ako kay Wimpy. Executive, kailang presidente natin, pag tumaas yung SSS, wala siyang magawa. Pag tumaas ang PhilHealth, wala akong magawa. Tumaas ang Meralco, wala akong magawa. It's the initiative of Congress. Yun ang alam nyo, yun ang sinasabi niya. I don't even find urgency of reviewing IPIRA. After 12 years of dismal performance, the president should find urgency of reviewing IPIRA at sana naman yung bill namin to amend or repeal IPIRA matakil na rin. At sana naman po, hindi naman galing sa Korte Suprema ang si inisyatibo magsabi na baguhin nyo na IPIRA. Yes. O, dapat, nakakahiya yun. Dapat kakahiya yun. Maraming salamat pong muli. Of course, kay Congressman Nery Colmenares and Congressman Wimpy Fuentebella. And of course, sa mga poll watchers ng bayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtangkilik sa ating Political Watch. Hanggang sa susunod na Webes po, samahan niyo po muli kami sa pagtalakay at pagliliyo ng mga usaping may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Happy New Year po muli at ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.